Hi, mga ka-skills and ideas! Araw na ito, tuturo ko po sa inyo kung paano gawin ang nasirang speedometer ng Bajaj City 125. Tara, samahan niyo ako! And guys, hindi po gumagana yung odometer ko. Gagawin po natin yan. Tuturo ko po sa inyo kung paano ayusin ang speedometer. At ayan nga guys, natanggalin na natin yung headlight ko. Ayan, chinecheck ko po kung paano tanggalin ang mga tornilyo dito sa may speedometer cable. Ayan po yung ipapalit natin yung speedometer cable na nabili ko sa may Shopee. At 161 pesos ko lang yan nabili. Diba? Murang mura. Simulan na po natin baklasin ang headlight gamit ang Phillips screw. Ngayon po, tinatanggal ko po yung mga tornilyo. At ayan nga guys, nabaklas ko na ang ating headlight. Nilagyan ko po ng basahan yung tapalodo para hindi po magasgas ang ating headlight. Binabaklas ko na po yung tornilyo para mapalitan po yung lumang speedometer cable. At ayan po, nakalas na po natin yung tornilyo. Natanggal na rin po natin yung lumang speedometer cable. Sinunod ko pong tanggalin yung front brake cable para mabaklas po natin mamaya yung gulong. At kumuha na po ako ng number 17 na wrench para mabaklas po ang gulong. Ayan guys, ang higpit ng tornilyo, hindi ko mabaklas. Ayan, tinatanggal na po natin yung tornilyo. Ayan, nakalas na po natin yung gulong. Papakita ko po sa inyo kung paano umiikot yung speedometer cable. Tignan nyo po yung loob. May gear po yan. Yan po, iniikot ko po siya. Clockwise po ang pag-ikot para gumana ang ating speedometer cable. Ganyan po siya umiikot. At ayan nga guys, binabaklas ko na, tinatanggal ko na sa plastic yung bagong speedometer cable. Ayan, pinagkumpara ko siya kung parehas. At ayun nga guys, nakita ko yung problema nung lumang speedometer cable. Napudpud na yung thread niya dun sa pinakatip niya na kumukonekta dun sa may dashboard. Kaya pala hindi na siya umiikot. Ganun pala yun mga ka-skills and ideas. Diyan po nahulog yung laman ng cable, ibabalik po natin. At yan, naibalik ko na! Galing ko, no? Nilagyan ko ng langis yung cable guys para dumulas. Isang patak pa para tanggal ang isang katutak. Guys, paalala lang, linisin nyo muna yung brake drum bago nyo ibalik yung gulong
kasi may mga nadudurog dyan na preno. Yun po yung sanhi ng maingay nating preno. Kaya tip ko sa inyo, linisin nyo muna bago nyo ibalik. So, ikabit na pala natin guys yung bagong speedometer cable. At ayan po, naikabit na po natin ang gulong. Fixing na lang po tayo ng headlight sa kanong speedometer cable sa dashboard. Inigpitan ko na po yung mga tornilyo. At siguraduhin po natin ang ating mga kinalas na tornilyo ay maibalik natin ng maayos at mahigpit upang nang sa ganon pag pinaandar natin ang ating motor ay hindi magkalasan ang ating mga tornilyo. At ayan nga guys, naibalik na natin. Sinisinup ko na po yung gamit natin para mamaya i-check na po natin kung okay na po ang speedometer na ating ginawa. Hi Caleb, sungit naman yan. Nakasimangot yan. So dito po, iti-test na po natin ang speedometer na ating ginawa. Gana na po yung speedometer to. Nagawa na po natin. Oh my God! Wow! Then guys, makikita nyo nag-minor ako at pinatay ko muna ang ilaw para makita nyo gumagana ang ating speedometer. Yan, di ba? Okay na? Paano masabi? At yun nga guys, tapos na ang ating video. Sana po may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo naman pong kalimutan i-like and share and subscribe sa ating channel upang nasa ganun, maging updated po kayo sa aking mga makatutunang video na aking i-upload. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!